So, iniisip ko, yung EAC kaya, ganun din eh. Yes. Ganun din, nagsasmile, nag-e-enjoy. So, maski na 0-2 sila, yes. it's nice to see na ganun pa rin yung vibe sa EAC. And both teams talaga, ano eh, sobrang sigla ng, alam mo yung energy na meron sila. Pagpasok, warm up pa lang, makikita mo na yung energy na meron sila. At magsisimula ng laro ang kanilang setter, EAC's George Lute, wearing jersey number 16. Bilis ng ating tournament. This is already match number 14. And we are underway. Judiel Netura finds the corner. Good wrist reaction for Netura. Minsan yung mga ganon, binibiro namin na parang sukat mo yung court ah. Kasi yung mga corner, bihira lang yan matarget eh. Bihira lang makakuha ng point sa corner. So pag ganon, mga biro-biroan lang namin. Para sa akin, one of the best sa ganon, yung sukat, si Judiel Netura. Netura, yeah. Yung palo niya, ano eh, hindi yung laging malakas. Malakas, yes. Pero alam niya kung saan niya ipupwesto yung mga atake niya. Makila. Estrenier to Ledesma, popped up by Lute. Free ball mapupunta dito sa Letran. Ledesma asking for it. She gets it and scores para sa Letran. Ang isa sa talagang nag-improve ngayong season, Chola, itong si Nat Estrenier. Yes. Yung distribution niya ng bola sa loob ng court and the connection, of course. Importante yon. As a setter. Lute getting that good pass from Almazan. Blockers were there. That's Ledesma and Martin. Oh. Almazan's out. Ito yung iniiwasan, Anton, ng EAC ngayon. Yung mga errors na binibigay nila sa kalaban. Alam mo, itong Letran, hindi katangkaran eh. Kung ikukumpara natin sa Arellano or Perpetual. Pero last season, number 3 sila sa blocking. At ngayon, solid din yung mga blocking nila at the net. And that's another point for Letran. Nakakatuwa panoorin tong Letran. Kasi ang saya-saya lang nila maglaro. Parang ganado-ganado sila maglaro. Sila yung breakout team ng season 99. Yung team na hindi masyadong napag-usapan. Mm-hmm. Even though we knew Coach O was coming in, hindi tayo sigurado sa lineup niya. Yes. And now we're seeing na nag-improve yung mga bata and very talented young athletes like Martin and Makilang. Reyes. And there's Makilang again. Coverage. And Martin gets the cross-court kill. Coach Oliver Almadro wanting to build something dito sa kanyang alma mater. 25 years in the making ang kanyang pagbabalik dito. Villena with a running attack. Good play for Villena. Coach, teaching. Sinasabi kay De La Cruz na move her feet. And parang lahat talaga ng players, sinakausap niya. That was a 5-0 start para sa Letran. Martin, cross court. Actually, Anton, medyo mahirap yung mga ganung break mula. Kasi medyo dikit na siya sa net. Pero yung adjustment na ginawa ni Martin, laking bagay nun. Another great rookie. Yet Martin. That was a good play. Omapas. Yes. Effective ngayon yung mga play na ginagawa nitong EAC. Kaya medyo nahihirapan nitong Letran basahin yung mga attacks nila.
sir, Judge Villena. Judge Villena. Villena gets that one in. Estrelier. Martin. George Lut. To Almazan. Almazan again. Silva nakapwesto. Ledesma with the kill. Yes, kanina pa gumagana yung mga ganong drop ball ni Ledesma. Ganda din ang connection nila ni Estrelier pagdating sa mga quick play. Grabe yung focus ng mga letranista. This is an early 7-2 lead for the team of Coach Oliver Almadro. Martin with an ace. Wow, this rookie is playing excellent volleyball to begin this match. Naman po ang letran laban sa EAC sa aming pagbalik. May report sa atin si Lizelle Nieves. Bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics si Tokyo Olympic gold medalist at Pinay weightlifter na si Aidelyn Diaz. Hindi nakamit ni Diaz ang kailangang puntos sa 59kg weightlifting category sa qualification rounds ng 2024 IWF World Cup. Dagdag naman sa listahan ng pambato ng Pilipinas para sa Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. Pinataob ni Ando si Diaz sa parehong weight category. Welcome back mga kapuso sa ating NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament with the game between the EAC Lady Generals and the Letran Lady Knights. I'm Lizelle Nieves reporting from the courtside. This is a clash between a team who's struggling to get a first win in the season and a team who's aiming to extend their winning ways. Despite struggling during the first season, the EAC Lady Generals are now getting part with the hopeful Kat Almazan na nakuusap ko, wherein she pointed out their 31 unforced errors and 15 service errors in the last game with the JRU Lady Bombers. Pero she said that they are taking extra hours to practice para maisaayos ang kanilang movement on court. Taking into consideration ang paalala ni Coach Rod Palmero to maintain their knowledge during trainings and apply it in the game. Despite sweeping their last two games, hindi rin nagpatinag ang Letran Lady Knights at mas lalong pinag-igihan ang kanilang pag-e-ensayo at pag-kondisyon. Dahil sinabi sa akin ni Natalie Escalier ay meron silang 24-hour rule kung saan pwede nilang enjoyin ang pagkapanalo within those 24 hours. Then pagtapos, back to work. Lagi rin silang pinapaalalahanan ng coaches to stay humble and disciplined inside and outside the court, lalo na dito sa NCAA kung saan the right consistency is key. With both teams taking specific steps para mag-improve sa ating competition. Let's see how this game will play out today. Antonio Shola. Thank you very much, Lizelle. Shola, ano masasabi mo sa 24-hour rule ni Coach O? parang ano yun ah. Kasi as a student athlete, kailangan din talaga yung oras mo, ma-manage mo. Of course, minsan kasi Anton, kapag athlete ka talaga, kahit may iba kang ginagawa, naiisip mo kung ano man yung nangyari sa training. Yun lang yung ano eh, medyo mahirap sa pagiging athlete. Like, 24 hours talagang kailangan. Kailangan nakafocus ka doon sa game. Sa kabilang team naman, yung report ni Lizelle, sumakit yung ulo ko sa 15 service errors eh. Yes. Di naman ako part ng team pero naawa ako kay Coach Rod eh. Yes, kasi malaking bagay yung walang, I mean, kahit malesa man lang yung errors na nagawa nila last game. I hate to say it pero si Kat Almazan mismo nagkwento kay Lizelle and that's a service error right there. Si Mika Reyes, kasama ko nung isang araw, sabi niya, when she was playing for Coach Ramil with the Lady Spikers, one hour daw, isang oras daw yung ensayo nila. Yeah. Puro service lang. Puro service lang. Totoo yun. Kasi marami din akong mga kasalya na ganun nga, yung mga narinig kong kwento sa kanila. Sipin mo yun, one hour service lang. Nitura, cross court, not that time. Actually, Anton, lakas kasi, ang lakas makabawas or makababa ng momentum. Yung ang ganda ng nangyayari sa loob, then kapag umabot na sa service line, tapos biglang mag-e-error. Parang biglang babagsak lang yung bakit nag-error, parang ganun. Lalo na pag crucial, no? Yes.
Kaya yung mga service specialists, parang kahit service specialists sila, yung mga family members nila, yung mga friends nila, kinakabahan. Yes, yes. Totoo. And sabi nga nila, iba daw yung pressure na meron sa service specialist. Kasi pinabasok lang sila. Kapag, lalo na crucial point, kailangan hindi ka pwedeng mag-error. 11-6 ang ating talaan ngayon. Krisha Reyes. Able to get the point. Magaluna. Sharp serve. Silva, wow! A rare misreceive by Silva. Lut. Reyes. Makila. Back set. Judiel. Now UAC showing some good coverage. Martin. Estrader. Nitura. Wow, okay. UAC now going to work but unable to attack. Silva to Gia, who breaks down the wall. Wow, ganda nung naging defense ng EAC. Mukhang nag-a-adjust sila dun sa mga attack na meron dito sa Letran. Lara to Gia, Silva to Makilang. Parang beach volleyball lang ah. Sila yung nag-champion. At ngayon, sila yung nagbibigayan dito at dumidepensa, Shola. Yes. May mga rally na sinang dalawa yung pumipick up eh. Almazan. Reyes. Ayan na naman si Makila. Martin. Not that time. That was out. For Martin. Point for EAC. Yung nagawa ni Gretzel Soltones sa beach volleyball, may chance na magawa rin ni Lara May Silva. Yes. Kasi champion, back-to-back. Yeah. Mm-hmm. Eh si Gretzel, naalala ko, iba-iba yung mga nagiging partner niya. Nakalaban mo ba? Nakalaban. Naabutan ko sila. Naabutan mo. Yes. Sino yung partner niya nung naglaro ka sa beach volleyball? Si Eliza. Ah, si Eliza na. Siya yung naabutan ko. Martin. Ganda ng adjustment. Yes. At nakita din niya na na-late na itong middle blocker niya. Royce de la Cruz. Rookie middle blocker. Royce de la Cruz. Letran holding on to this 6-point advantage. Almazan, Lut, here's the attack. Lutos. Si Alex, razonable. Frisia Reyes, serve. Estrelier, back set na naman para kay Nitura. One more time for Nitura, going down the line. Regalo para kay Martin. Yan, Martin! Pinakamagandang regalo. Para sa isang volleyball player, easy point kasi kapag may regalo sa Martin. 14-8, a 6-point lead para sa mga letranista. Silva again. Martin. Too strong. Point sabi for ni EAC. Silva, yan, wala blocker. At least yung communication nila, dandan ah. Maganda yon. Pero di ba, kayo mga spikers, tumataas yung kumpiyansa nyo pag alam nyo yung libero nyo yes. Nasa likuran nyo lang. Yes, yes. Alam namin may tao. Kung sakali mang mablock kami, alam namin may tao sa likod at may sasalo. Pero sa pagkakataon na yun, sabi ni Lara, walang blocker. Wow. Sipin mo, dalawa yung libero ng Letran eh. Si yes. Silva tsaka si Makilang eh. Parang ganun lumalabas eh, dalawang yes, libero. Yes, actually, si Makilang, parang pag nasa likod siya, para na rin siyang libero. Kaya nahihirapan itong EAC na makakuha ng attack sa kanila.
Kasi grabe yung depensa. Kaya naman lang sa rotel, kaya pinipituan. Kaya hindi naman nakita, di ba? Okay, go. Play lang tayo. Dahil ba, Shola, na lumagpas si Lara sa linya? Yes, pa yung momentum kasi ni Lara papunta sa harap. So, may possibility na... Kasi kahit isang paa mo lang ang lumagpas sa line, automatic call yun. Eh, yun, dalawa eh. Yeah. So, konting warning lang mula sa ating first referee. Wow! Ledesma! Another quick attack Angel Ledesma. From Ledesma. Grabe yung connection nila ni Slayer. Sobrang effective ng quick plays nila. Ian Martin, serve. Ian Martin. Jump serve. Loot. Almazan, Aquila. Estrella! Nah, the setter attacker. Tama yun. Letran. Tama yun. Setter attacker. Nat Estrella puts Letran on top 16-10 as we head to this technical timeout. Another good news mga kapuso, pasok na rin po sa 2024 Paris Olympics ang Pinoy weightlifter na si John Februar Seniza. Yan ay matapos siyang mag-gogi sa qualification tournament na 2024 IWF World Cup sa Thailand. Nakuha ni Seniza ang ika-apat na pwesto sa men's 61kg weightlifting category. Siya ay ikawalong dagdag sa pambato ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. Una nang nag-qualify sa 49kg weightlifting category si Rosie G. Ramos. Makakasama nila sa Paris Olympics. Club representative ng Colegio de San Juan de Letran, Father Vic Calvo. And of course, the Mancom rep for the University of Perpetual Health System Delta, Mr. Frank Goosey. Five points na para kay Yen Martin. Loot. Estrellier. Loot. This time goes to Almazan. Silva was there. Back row by Nitura. Razonable breaks down the wall. Yun yung isa sa mga bihirang pangyayari na nabagsakan sa harap si Lara May. Actually, yung defense pattern nila, sobrang effective kasi yun nga lang kapag nag-short ball, dun sila may hirapan. Pero yung mga long ball, so naaangat nila eh. Razonable, good strong serve. But great effort by Estrellier. Loot. Almazan, Makila, Estrellier na naman. Buhay pa ang bola. Almazan breaks down the wall. Good intention for Almazan. Kita niyang malaki yung space dito kay Estrellier. Easy point for her. Playing in her final season in the NCAA, Catherine Almazan. Playing inspired volleyball here in this match. Jump serve, Silva, Ledesma, Almazan. Wow. Yung experience na meron dito kay Almazan and the leadership also. Coach O thinking about calling a timeout. Kanina pa ako nakatingin kay Coach O. Inantay pa niya. Okay, sometimes ginagawa lang natin basta magawa eh. We have to think. Anong gagawin niya? Hindi niya man niya sasagasahan yung block. Ano pwedeng gawin?
ano pwedeng gawin na-target pa yun? Na-target sa mahaba. So, bata na sumusiksik, wala pa naman pinapalong madiin. Okay, pangalawa, huwag magmadali. Eh ano kung hindi madepensahan? Girls, we have to do good repeatedly. Hindi ko kailangan ng spectacular play. Try, isa-isa lang! Wow, those words. Galing kay Coach Oliver. Reminding his players na hindi nyo kailangan madaliin. And hindi rin pwedeng mag-relax itong Letran. Kasi, as we can see, lumalaban itong EAC. Alam mo, maski na ilang beses ko nang narinig yung I don't need spectacular, yeah. I just need good. Yeah. It's as if it's the first time sinasabi ni Coach O. Yun lang, reasonable. Momentum killer. Sayang, sapagkat 3-0 run na yun para sa EAC. Now it's Ledesma at the service line. Lut hustling. Almazan. Estrellier. Nothing there para kay De La Cruz. Almazan na naman. Nitura was ready. Makila. Popped up by Almazan. Back row by Reyes. Tuloy pa rin ang rally. Estrellier to Makila down the line. Buhay pa. Estrellier. One more time. Makila. Nope. Wow. Sayang. Yeah. Good intention for Makila. Alam mo, ang galing ng adjustments niya ha. Kasi napansin ko, yung mga attacks niya sa cross-court, alam niyang nakukuha na eh. So iniba niya yung area ng attack niya. Pero medyo nag-outside lang. Tatlong palo yun. Yes. So yung isa cross-court, yung isa down the down. Line, yung isa naman. Ano ba tawag doon? Pag cut shot. Cut shot. Makinang again. Lut. Oh, what a wow. Save by Silva. Keeping it alive, Laramie Silva. Makila. Kung di mo siya mapipigilan. Dahil hindi siya hihinto nang makuha niya ang puntos. And cha-cha talaga yung pinupuntahan nito ni Estrellier. Kahit anong mangyari. But before that, ang bumuhay sa Letran doon si Laramie Silva, with the save. Oh, a wild toss to the other side. Ketura. Pwede pa to. Ball goes way back to the Letran side. Combination play! Wow, nakikita ko naman yung mga stare down. Ito ni Netula. Ayan na naman siya. Yes. Pero that was made possible because of the combination play. Ang daming umabante sa net. Mag-overtake na bola. Pahirapan natin. Hindi pwedeng madaling bola itatawid nyo sa kanila. Kita mo, naka-atake na naman na mabilis. Iwasan nyo yun. Kaya nga pinapapwersa ko yung serve para hindi nila ma-execute na mabuti yung play nila. Sirain ang play. So ganun din pag nagdawid tayo, dapat hindi na execute ang play. Para kailangan dumadali, para nakaka-attacke lahat, naiintindihan. Yung kung ano yung pinagagawa ko, yun lang ang gawin nyo, huwag kayo pumunta sa iba. Isecure nyo lahat, sabi ko isisecure lang, hindi natin kailangan pwersahin. I think yun ata yung nangyari na in-over na lang yung bola ni Lut. And kasi pag ganun, chance ball na for Letran. So, mas naka-atake sila. Scores at 19-14 in favor of the Now it's Estrellier at the service line para sa mga Letranista. Si Kat Almazan talaga yung tina-target nila as Reyes scores. Wow, mukha may lumalaban ang stare down dito sa EAC. As you can see, ayun o. Yes. Ayun o. May pag-ikot pa.
ano, matchup, Reyes at Nitura. Sino mas may swag? Nakakatawa yung mga bata ngayon, may swag na, no? Team Captain Ada Gallardes is now in for EAC. Medyo malamig pa. Ayun yung mga iniiwasan natin for EAC. Yung mga service errors nila. Gia Makila, serve. Reyes. Makila was there. Judiel, cross court. Razonable was ready. Back row by Almazan. Silva. Tunetura. Four touches by the Lady Knights. Point for EAC. So not over ang tawag. I think tama naman yung tawag ng ating first referee. Gia from the back row. Loot. Saved by Silva. Martin. Saved by Almazan. Reyes popped up from the back. Whoa! Ganda sana. Ganda, yes. Ganda sana. Ayun yung sinasabi ni Coach O na huwag natin madaliin. Three-point lead for the Lady Knights. 17-20. Watch out for Judiel Nitura. Makilan from the back row. Loot. Reyes. Single block. Wow. That's a block point by Royce Dela Cruz. Single block. Thunder Dela Cruz. Nabasa na niya kung saan papaluin Reyes. Yan yung isa sa mga pinakamasarap na feeling para sa isang middle blocker. Yes. The single block. Single block. Against a very strong spiker also. Almirante. Sharp serve. Almazan. Estrellier. Nitura. Pwede pa to. Back set. Judiel. Reyes. Oh. Yun talaga yung move niya. Yes. And Anton, kanina pa niya binabasa itong mga blockers ng Letran. Kanina pa siya nagpapacheck ng mga bola. Coming off that 12-point outing against JRU, Christian Reyes. Ayaw pagbitawan ng EAC ito. Reyes now at the service line. Ayan na naman yung... Yung pa rin yung problema yes. ng EAC, service errors. Yes. Kailangan nilang i-work out yung service nila. Especially kapag mga... Pag ito nang padulo. Almazan. Almazan. Cross court hit from Almazan. Nasilip niya. Substitution for AC number 11 out number 3. Rhea Magdalena. Ito rin yung mga Emilians. Naghahabol. Ayaw pang bitawan itong set na to.
Yun lang. Service goes out. Dalawang magkasunod na service error yun. And Coach Ron Palmero calls a timeout. Score is at 23-19 in favor of the Lady Knights. Pagdating sa service natin, error tayo. Ano sabi ko sa inyo? Kailangan may confidence kayo pag nagsiserve kayo. Hindi po pwedeng nag-aalangan ka. Kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Pero yung may pag-aalangan, hindi yung kasama sa usapan natin. Lumayo kayo ng konti para kung gusto nyo targetin yung dulo, umabot. Palalampasin nyo lang yung bola sa white band, do. Naintindihan? Ha, naintindihan. Malayo pa yan, kay. Palapitin pa natin score sa magandang kalaban. Yes, kailangan 100% yung loob nila kapag may gagawin sila sa loob ng court. Kasi yung mga ganong errors, nakakapanghina talaga siya, lalo na kapag ganito na patapos na yung set. Literal na ni Coach Rod eh. Palampasin nyo lang sa white band. Yeah. wala na nga siyang sinabi na i-power nyo or kung ano ang instruction. Parang na simple-simple na lang eh. Simple na lang. Palampasin nyo lang sa white band. Yeah. May opensa sila eh. Yes. It's just that the errors talaga. And also the defense ng EAC. Yes. Maganda yung naging adjustment nila sa defense pattern nila. This is Alex Razonable. Over the white band as Coach Rod Palmero requested. Makila over the net. Kita niya na mas maliit yung blocker niya dito sa zone 1. This point for her. Over the net and straight down to the Paraflex. Set point para sa Letran. Ledesma. Is that in? Service goes out. Feeling ni Coach O pasok eh. Sabi ni Coach O niya. Tumingin agad si Coach O sa linesman. Yes. Well, ngayon, masusubukan na naman ang service ng mga Emilians dito. They cannot commit another error. Wow! Yan ang hinahanap ni Coach Rod. Wow. And now Coach Oliver Almadro calls a timeout. Hindi naman siya receiver eh. Okay, di bali. Eh, masyadong tight. I-relax ang sarili. Ayan o. May challenge eh. Walang problema. Ang importante, we have to do good things. Do you understand? Matibay na sa harap natin. One good receive. Do you understand? Come on. Mga tayo. Look. Don't be too tight. Naintindihan. Paluin ko pa paluin. Masyadong. Wow. Nabigla ako dun sa sinabi ni Coach O na challenge yung nasa harap natin. So, it means na talagang pinaghihirapan ngayon ng EAC makuha yung unang panalo. Kailangan nila respetuhin yung kahit sino man ang yes, kalaban nila. Yes. Even though 0-2 ang EAC, yes. Hindi basta-basta bibigay yan. Yeah. Almazan, just over the white band. Makilang. Business Gia as usual. Puntos na naman para kay Gia. And the super rookie of Letran, the beach volleyball champion and MVP, gives the first set to the Lady Knights. At magbabalik po kami para sa set number 2. This is your NCAA Season 99 New Heroes of the Game.